Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome to Thus Saith the Lord programs. Thus Saith the Lord. Ito ang sabi na ang Panginoon. KOJF Church YouTube channel. Ito ang sabi ng Panginoon. Thus saith the Lord. Glory to God. Hallelujah. Watch and listen. And KOJF Church YouTube channel. Like, share, and subscribe. And Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Like and heart or heart. And follow and share with to others. So purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos. Kaya mga kapatid, Kingdom of Jesus Fellowship International, a kingdom that cannot be shaken. Apostolic people, people of high calling and people of destiny. Hallelujah! Lahat ng Pilipino and all peoples of the earth, welcome to KOJF Church, Kingdom of Jesus Fellowship, live streaming. So purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah! Get ready na po tayo, mga minamahal, sapagkat muli ay dakilang bagay ang gagawin ng ating Panginoon. Thank you, Jesus. Kagaya po ng dati, kunin na po ninyo ang inyong mga Biblia, ang inyong mga notebook at ang inyong mga ballpen. At tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon sa oras pong ito. Sa maikling sandali po, mga minamahal, Alleluia, ay dakilang bagay muli ang gagawin ng ating Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Kaya po, tawagin na po ang lahat ng mga dapat na pong tawagin. Bigyang pansin na po ang lahat ng dapat na maabigyan ng pansin, sapagkat sa oras na ito ay tayo po ay magsisimula na pong muli sa napakagandang gagawin ng Diyos sa mga oras mong ito. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Amen. Thank you, Lord. Glory to God. So, brethren, welcome to the Saith the Lord programs. Ito ang sabi ng Panginoon. The Saith the Lord programs, watch and listen. Welcome to KOJF Church YouTube channel. Like, share, and subscribe. KOJF Church YouTube channel. And Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Please like, share, and subscribe. Follow, reshare, repost, have a watch party, send the videos to your loved ones and friends. Inyo rin pong isend ang mga video sa inyong mga mahal sa buhay. Lahat ng mga kaibigan, classmate, batchmate, schoolmate, churchmate, friends and relatives, all peoples of the earth,
please share these videos to all, yeah, to all Filipino people and all the peoples of the earth. Dapat naman talaga lahat ng tao ay nakakapakinig ng salita ng Panginoon at nakatutok ngayon. Kaya don't waste this wonderful revelation of God. So please listen attentively and I beseech you, brethren, please share the videos to your loved ones and friends. Sa purihin ang pangalan ng Panginoon, tayong lahat ay magtaas sa po ng dalawang kamay patungo ng langit. Shall we lift our both hands to Jesus and bow down our heads and close our eyes? Manalangin na po tayo. Heavenly Father, in Jesus' name, once again, we come to you with a humble heart, believing, Father God, that you will save us, you will heal us, and you will perform miracle, O God, in Jesus' name. Truly, Lord, you will do great and mighty things in this very hour. Truly, O God, you will grant the good request of our hearts. Ililigtas nyo kami, pagagalingin nyo kami, gagawan nyo kami ng himala, ang aming mga panalangin na inyo pong sasagutin, Panginoong Diyos. And Father, we ask your Holy Spirit to lead us, to guide us, and to help us, Lord, to fully understand your word. And Father, help us, Lord, to apply every word that we are about to hear. Lord, let all these words, Father God, be penetrated into our hearts at ang lahat po ng aming mapapakinggan, dakilang Diyos, ito pong lahat ay maisakabuhay po namin habang ito'y aming naiintindihan, Panginoon. And truly, Lord, whatever we have heard in this very hour, Father God, we will also preach it and share it also to others, especially, Lord, to our loved ones and relatives. So, Father, we bring back to you all the glory as we thank you for the anointing in my life, in this place, and in every viewer that are watching right now here in the Philippines and different parts of the world. Panginoon, kunin niyo na po ang lahat ng karangalan, all the glory, only for Jesus' name alone. Amen and amen. Shall we give the Lord a best clap of praise? Hallelujah, come on. Shall we give the Lord a best clap of praise? Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, again. Bigyan po natin ng pinakamatinding palakpak ang Panginoon. Give the best clap of praise for Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So, brethren, here in the Philippines and in different parts of the world, welcome to Thus Saith the Lord. Welcome to KOJF Church YouTube channel and Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. This is a midweek online live streaming of the Kingdom of Jesus Fellowship International. So allow me to speak in English so that our brethren in different parts of the world will understand. And allow me also, once in a while, speak in Filipino so that the Filipino people will understand. Pahintulutan po ninyo na ako po'y magsalita ng English at ng Tagalog upang ang lahat po ay makaunawa po, mga minamahal. Shall we open our Bible in the book of James chapter 4 verse 13 and the following verses? James 4, 13 hanggang sa mga onward, downward. Glory to God. James chapter 4 verse 13. Sa Tagalog po'y Santiago 4:13 hanggang 15. James 4:13 up to verse 15. Santiago kapitulo 4 bersikulo 13 hanggang 15. Yan. In English, Book of James. In Tagalog, Santiago. Ang layo, no? James in English, Santiago in Tagalog. So shall we read it? James chapter 4
verse 13 up to verse 15. Get your Bible and get your notebook and pen and jot down the wonderful revelations of God. This is the Thus Saith the Lord programs. This is KOJF Church YouTube channel. This is Kingdom of Jesus Fellowship International Facebook fan page. Brought to you, bringing to you by the Kingdom of Jesus Fellowship International. Iniahatid po ito sa inyo ng Kingdom of Jesus Fellowship International. So buksan na po natin mga minamahal, Santiago 4:13 hanggang 15. James 4:13 hanggang 15. I'm reading from the New International Version. Now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Say it, make money. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Again, Santiago, Kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 15. James 4:13 up to verse 15. Shall we read it again? Now listen, you who say today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. The message of this the title of this short message is repent. Return to Jesus. Do His will now, for tomorrow may be late. Repent, return to Jesus, and do His will now, for tomorrow may be late. Alam nyo, sa mga panahong ito, grabe, ang kamatayan ngayon ay sobra-sobra, no? Maraming nangamamatay, at talagang maraming namamatay. At pag namatay ay cremation kaagad. You know, nowadays, there are mass death here in the Philippines and in different parts of the world. Yeah, I could say mass death. Mass. M-A-S-S. It means plenty are dying. Say it. Plenty are dying. Napakarami pong namamatay. In fact, right now, while I am delivering this message, many are in the hospital. And even in the parking lot of the hospital. Yeah. Many are in the emergency room. Many are in quarantine. Yeah. They are suffering from coronavirus. Marami po ay nagdudusa ngayon sa coronavirus. Kaawa-awa po. Nakalulungkot po. Glory to God. Have mercy, O Lord. So extend your mercy, extend your forgiveness and your healing, and let the good health law all over the Philippine Island and all over the nations of the world. Let there be deliverance, let there be miracle, and let there be salvation in Jesus' name. Iyan po ang dalangin natin, mga minamahal. So purihin ang pangalan ng Panginoon. Nung unang panahon, ang Facebook, ito ay isang lugar o instrumento o kaparaanan para ipost mo yung mga tagumpay, yung mga special location, yung mga travel mo in different places. Ang Facebook ay isang lugar o isang kaparaanan para ibando mo yung mga magagandang accomplishment mo. Yeah, before pandemic. Yeah, truly before pandemic, Facebook is an instrument of posting special locations like birthdays, anniversaries, etc. Yeah, Facebook is an instrument or a place or an avenue, a media that the whole world will know
your travel in different parts of the world. Yeah, your travel in different parts of the world. Your special locations, your accomplishments, yeah. So, ganun po, di ba? Before pandemic, Facebook is more of posting of special locations such as birthdays, anniversaries, etc. And traveling and travel from one place to another, from one province to another, from one nation to another. And posting of accomplishments in this present world, etc. That was before pandemic. But right now, during this pandemic time, during this pandemic crisis, I tell you, Facebook is now becoming an obituary. 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 What is obituary? Ano po ba ang obituary? Kasi parang yan na ngayon ang Facebook ngayon eh. Parang obituary na. Ano ba yung obituary? It is a page or a part in a newspaper where the death of this person on that person is being announced. Obituary is a section or a page in a newspaper where a death of a person is being announced. Yan po yung obituaryo, obituary. Isang page, isang bahagi, isang section sa dyaryo na kung saan ay ina-announce ang kamatayan ng isang tao. At ganyan na po ngayon ang Facebook. Yeah. If you will visit Facebook, if you have of course you have an account in Facebook, you have a Facebook account, and you will notice that nowadays, when pandemic crisis comes, and we are still in pandemic crisis, you know, there are mass death happening to the Philippines and in different parts of the world. And truly, Facebook now is becoming an obituary where the death of this person and that person is being announced. Di ba? Nakakalungkot, no? Nakikita mo, di ba? Halos araw-araw yan. Bisitahin mo yung Facebook, halos araw-araw. Almost every day. As you can see in Facebook, people are dying in different ailments, especially coronavirus. Not only here in the Philippines, but to many nations of the world. You know, I was once heard from the TV news that a 100-year-old Filipina, 100-year-old Filipina, according to that 100-year-old Filipina, you know, I am 100 years old already. And since my childhood, you know, this is the first time that I see mass death all over the nations of the world. And, you know, she said, during World War II, you know, that war did not make me afraid or to hesitate. But this COVID-19, this coronavirus, makes me hesitate. Isang daang taon na yung Pilipinang yun. Napanood ko sa TV. At ang sabi niya, ang tanda-tanda ako na, 100 years old na ako. Pero ngayon lang ako nakadama ng takot. Sabi niya, nung World War II nga hindi ako natakot eh. Ngayon natakot ako talaga kasi ang daming namamatay. Sabi niya. So purihin ang pangalan ng Panginoon. This is just a short message. So please listen attentively. Please focus. Stay where you are. Hallelujah. And be awakened of this truth. Magising po tayo sa katotohanan, mga minamahal. So again, let me repeat. Before pandemic, you know, Facebook is a media or is an avenue, a way, an instrument to show to the world the accomplishment, the anniversaries, the occasions, the travel from one place to another. But nowadays, it is becoming an obituary.
wherein the dead person is being announced. Yan na po ngayon ang Facebook po ngayon. Halos araw-araw po eh, no po? You know, as I open my Facebook almost daily and I see death announcement of this person and that person. Yeah. You know, nowadays, the favorite word nowadays, the popular word nowadays is condolence. Yan. Ngayon, ang pinaka-popular ngayon na salita, buong mundo sa Facebook, ay nakikiramay kami. Condolence. Naunawaan po ba natin, mga minamahal? Ganyan po yan eh. So ngayon, basahin po natin muli yung ating pong pinag-aaralan. Maikli lamang naman po ito. Shall we return to our text in James chapter 4, verse 13 to verse 15? James 4, 13 up to verse 15. Now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. And continue. Verse 14. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Bakit mo sinasabi na ngayon o bukas pupunta ka sa ganitong lugar, ikaw ay maghanap buhay para kumita ng pera? Bakit? Alam mo ba kung ano ang mangyayari at magaganap sa araw ng bukas? Hindi mo ba alam na ikaw ay para lamang isang aso? Ikaw ay para lamang isang usok na ngayon ay nakikita, maya-maya ay wala na. So listen very carefully. You know, kapag ikaw ay nakakita ng mga patay at nakakakita ka ng namatayan, alam mo, nagdurugo yung puso mo, umiiyak ang puso mo eh, lalo na kung ikaw ang namatayan. I must be honest to say these things. You know, during this pandemic time, I have relatives that died, but not of coronavirus. Died of stroke and an ailment that hit my relatives, not coronavirus. And because of this lockdown protocols, you know, it's hard to travel from here in Metro Manila. I am in Metro Manila right now, going to another province just to pay the last respect to my departed loved ones. Sa panahon po ngayon, napakahirap ho na mula rito sa Metro Manila, pupunta ka sa ibang lugar para po makiramay. You know, what we are doing is to have a chat group, to have a video call, in order to pay the last respect for our departed loved ones. Alang-alang na lang, no, na makiramay ka sa mga mahal mo sa buhay na nangawala, nangamatay sa iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya. Hindi lamang po kamag-anak yan, pati kaibigan eh. You know, not only loved ones, but I have friends that during this pandemic crisis died. Not of coronavirus, but stroke and other ailment. And it's hard for me to travel from Metro Manila to provinces because of lockdown and because of protocols. You know, every LGU, kada local government units, LGU, may kanya-kanyang patakaran yan eh, may kanya-kanyang batas yan eh. Kaya hindi pa pwedeng yung batas dito sa Metro Manila o ordinansa sa Metro Manila, batas din dun sa mga probinsya yun. Magkakaiba po eh. Ganun po yun. Kaya po minsan meron po talagang problema.
Kaya po, makinig ho tayong maigi when my, I remember when my uncle died, our uncle died, our auntie died, our relatives died. We are here in Metro Manila and they are living in provinces. You know, for us, it's hard to go to their places to pay the last respect. And what we are doing is to have a video call in order for us here in Metro Manila and in different parts of the Philippine Islands and those who are in the different parts of the world. Kasi po, may mga kamag-anak naman po kami na nasa ibang bansa. Opo, hanggang ngayon, at nandun po sila. At sa video call na ginagawa, at least kami ay nakakapagpalakasan sa bawat isa at naipapahayag ang salita ng Diyos na nakakapag-pray sa bawat isa at kami ay nakakapag-usap-usap upang sa ganoon ay magbigay ng huling pagpupugay sa aming mga mahal sa buhay. We are here in Metro Manila and I have relatives. We have relatives in different parts of the world. Yeah, they were there. They were based there already, and many of them are citizens of those countries already, and many are just working an overseas Filipino worker. And I can still remember when our aunties, our uncles, my uncle, my auntie, my aunties died because of stroke and other ailments, something like that. You know, it's hard for us, it's hard for me to go to their provinces. Ganun po yun eh. Naunawaan po ba natin? Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, sa panahon ho talaga ngayon, ang daming namamatay sa coronavirus. Kapatid, ingat, tsaka prayer ha. Many are dying because of coronavirus. So please, take care of yourself. Practice social distancing. Wear always your face mask and face shield. Wash always your hands, disinfect your body always. Maligo ka na, baka hindi ka pa naliligo. baka hugas ka lang ng kamay, hindi ka pa naliligo. Baka puro face shield and face mask ka, hindi ka pa nagsisipilyo. So please, brush your teeth before you wear a face mask or a face shield. And please, don't just wash your hands, but please wash your body. Take a bath. Hallelujah. Kapag kayo po ay galing sa labas, lahat po ng mga kasuotan nyo, dala ninyo galing sa labas, i-disinfect ninyo. At kung maaaring ilagay na lahat sa labahan yan, ilagay na lahat sa labahan yan. Huwag kayong matakot na magasto sa sabon, magasto sa alcohol, magasto sa paligo, magasto sa shampoo, sa conditioner, o magasto sa paglaba, magasto sa tubig, magasto sa kuryente kung gumagamit kayo ng washing machine. You know, brethren, nowadays, taking care of ourselves is very important. Yeah, you know what is important right now is not money. What is important right now is taking care of ourselves and be saved. After our life here on earth, we must go to heaven. Dapat tayo pong pumasok ng langit. Naunawaan po ba natin mga minamahal? If right now or during this pandemic crisis, you have relatives, you have friends and loved ones that are in sickness right now, we pray that the Lord will touch them. And if in this present time, if you have loved ones or friends that died, whatever reasons, or especially this coronavirus, so me and my whole family and the Kingdom of Jesus Fellowship, the leadership of the Kingdom of Jesus Fellowship is extending our deepest sympathy and prayers to all of you. So, kung kayo po ay may sakit sa oras na ito o ang inyong mga mahal sa buhay, ang Diyos po ay nagpapagaling at gumagawa po ng himala. At kung sakasakali naman po na kayo po ay nawalan ng mahal sa buhay, yung mga kaibigan, kami po ay taus-pusong nakikiramay sa inyo.
ang kaaliwan ng Panginoon sa inyo ay dumating. May the strength and the comfort of our Lord Jesus Christ be upon you, to those who are crying right now, lonely right now, sad right now because of departed loved ones. Naunawaan po ba ninyo ako roon? Seryoso po ako roon, ha? I am serious that letting you know that we love you and we are praying for you. Purihin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa buhay. Glory to God. Glory to God. So, brethren, maybe right now, no? You are in bed of sickness, or maybe you have problems right now, or maybe you have loved ones or friends that during this pandemic crisis died of so many reasons, or maybe because of this coronavirus. We just want to say you that we are extending our deepest prayer and sympathy. Nakikiramay po kami sa purihin ng pangalan ng Panginoon. Glory to God. So, brethren, the Bible declares in the James chapter 4, verse 13, no? Ang liwanag po ng sinabi sa Santiago 4:13. Now listen, you who say, today or tomorrow, we will go this or that, or to that city, spend a year there, carry on business, and make money. Why you do not know even what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. So number one, ito, isulat mo ito. Sa panahon ngayon, you know, right now, ha? This James 4:13 up to verse 15 is becoming real. R-E-A-L, becoming real. Yeah, this James 4:13 up to verse 15 right now in this pandemic crisis is becoming real. Yeah, because right now, strange things are happening. Sa panahon ngayon, kakaiba ang nagaganap ngayon. At itong Santiago 4:13 hanggang 15 ay nagpapakita na ito ay makatotohanan ngayon. Opo. Kagaya nga po ng pinirich ko last Sunday, no? Last Sunday, I preached a man about a man. This is a true story. That man is a health conscious. That man has so many dreams, has so many goals and plans. In fact, according to his loved ones and friends and relatives, he is a generous man, always lending a helping hand to those who are in need. And he has no ailment. Yeah, he is very respectable. He always dressed presentable in the eyes of men whenever he goes out of his home. You know, he always wear a presentable dress. But I am not happy about this. But you know, coronavirus hit him and immediately he died. Biglang-bigla po, namatay po ito. Walang sakit. Malinis kung magdamit, marangal. Paglalabas ng bahay, marangal kung manamit. Matulungin. Maraming plano sa buhay. E tinamaan ng coronavirus. Hindi na pa alam kaagad sa akin eh. Para na ipag-pray ko man lang. Naunawaan po ba natin? So please listen very carefully. To those who are watching and listening right now, please, I beg you. To those who are watching and listening right now, wherever you are, whoever you are, please, in times of your needs, if you need prayer, if you need comfort, encouraging words, if you need strength coming from the Lord, if you need prayer, if you have question, please, contact me. Please. I want to help. To give word of encouragement and to pray for you and to answer all your questions. Yeah. If there is confusion in your mind, please, kontakin mo ako. Huwag po kayong mahihiya sa lahat po ng mga nakikinig at nanunood, kaibigan, kamag-anakan, kapatiran, saan man sa Pilipinas, saan mang panig ng buong mundo.
Ako po'y nakikiusap sa inyo't umaapila. Kapag kayo po'y nangailangan, pakikontakt po ninyo ako. Yeah, yeah. Please PM me. Here, PM me. And please contact me. Contact me. You can PM me here. You can email me at may161963@gmail.com. may161963@gmail.com or may16, 1963@gmail.com or please contact me. Give me a text. Give me a call. 0917-152-1963 and 0998-989-2963. 0917-152-1963. 0998-989-2963. Kung kayo po'y nabibigatan, nahihirapan, may problema, may pagsubok, may laban ng buhay na dinadaanan, magulo ang kaisipan, hindi nyo alam ang gagawin ninyo, parang wala kayong mapuntahan, wala kayong makapitan, wala kayong makausap, nangangailangan kayo ng payo, nangangailangan kayo ng panalangin, please, do contact me. I am here. We are here in the Kingdom of Jesus Fellowship, willing to lend a helping hand. Glory to God. Please. You know, I am not happy that people are dying without Jesus. I am not happy that people are suffering and there's no one is comforting, no one is praying, no one is helping. The reason why I am here, the reason why the Kingdom of Jesus Fellowship was established by God, born from the heart of God, to help you in different ways based on our ability and capacity. Andito po kami, handa po kaming tumulong. Ano man po ang pwede po naming itulong ayon po sa aming kakayanan. Kaya ako po ay nakikiusap sa inyo, huwag po kayong mahihiyang kumonta. Kesa naman biglang mabalitaan ko, patay na, mamamatay na, o patay na. Naku, napakahirap nun. Huwag po kayo mahihiya, huwag po kayo matatakot. Kahit minsan ay inaaway nyo kami, inagawan nyo kami ng tupa, dinibide nyo ang Kingdom of Jesus Fellowship, hinahati nyo ang KOGF, ninaakaw nyo yung mga churches, pinalitan nyo yung pangalan. Kingdom of Jesus Fellowship, biglang-bigla, pinalitan nyo ng pangalan. Kahit ginawa nyo yan, at nangailangan kayo, lapit lang dito. Hindi namin kayo sisipain at pipitikin. Hindi namin kayo kukundinahin. Handa kaming tumulong sa inyo. Pero hindi ko sinasabi na yung mga nagnanakaw ng tupa, nandidibite. Yung mga ng Kingdom of Jesus Fellowship na church sa iba't ibang lugar, biglang papalitan. Hindi ko sinasabing masaya yan. At sa Diyos yan. Ang mga gumawa niyan, pagsisin ng kasalanan, pupunta ng impyerno. Pero sa sandaling mga ilangan kayo, nandito po kami. Yes. May I repeat again and again. Whatever your citizens is, it doesn't matter, no. If we have different nationality, you are not a citizen of this land. You are not a Filipino. I don't care what citizens are you, no. Whether you are black or white, whether you are brown or dark brown. Whether you have pera, complexion, or no complexion at all. Just kidding. Brethren, I'm not kidding. This is very, very true. If you are in need, please, we are here, willing to lend a helping hand. Maliwanag po ba yun, mga minamahal? Glory to God. Palakpakan natin saglit ang Panginoon sandali. Shall we give the Lord the best clap of praise? Hallelujah. Thank you, Lord. Glory to God. The Bible declares that now is the day of salvation. Now. Not tomorrow. Tomorrow may be late. Yeah. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ngayon ka na bumalik sa Kingdom of Jesus Fellowship. Ngayon mo na ibalik ang mga ninakaw mo sa Kingdom of Jesus Fellowship. Ngayon ka na magbalik loob sa Panginoon.
Ngayon mo na gawin ang tama sa harapan ng Diyos. Naunawaan po ba natin? Ngayon na. Now is the day of salvation. Tomorrow may be late. Repent and renounce all our sins. Ano man ang ating kasalanan, malaki man o maliit, pagsisihan po natin ang lahat ng ito. Ang Diyos po ay mapagpatawad, ang Diyos po ay mahabagin, nagpapatawad po ang Panginoon. Ano po ang sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2? 2 Corinthians chapter 6 verse 2, it says, "In the time of my favor, I heard you. In the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. In the time of my favor, I heard you. In the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation." Sinasabi ko sa iyo, ngayon na ang araw ng kaligtasan, bukas ay huli na ang lahat. Ako po'y nalungkot, nagkasakit, hindi ko man lamang nalaman na nagkasakit, namatay. Huli na, nang nalaman ko, patay na. Oh my God, nakakalungkot. And I just want to tell you this truth. You know, right now, ha? Even Christians are pastors are dying because of coronavirus. Yeah. There are questions. Why the pastors are dying of coronavirus? Why the Lord did not protect them? Hindi ba dapat yung mga pastor ang nananalangin sa mga may coronavirus para gumaling? Eh bakit sila pa ang tinamaan ng coronavirus at namatay sa coronavirus? They have questions. Instead that the pastors are the one praying for those who are infected by coronavirus, and yet they themselves died because of coronavirus. Oh, I do not know the answer. Maybe it is their time. I do not know. Maybe it is already the end of their life. I do not know. Maybe premature death. Maybe they are out of the will of God. Baka wala sila sa kalooban ng Panginoon. Hindi ko alam. Kaya, number one, write it down. Ngayon ang araw ng pagsisisi. Ngayon ang araw ng pagsusuko ng buhay. Ngayon ang pagbabalik loob sa Panginoon. Ngayon. Ngayon na. Ngayon na. So please, brethren, wherever you are, whoever you are, repent from your sins, turn to Jesus now, and do His will now, for tomorrow may be late. Isaiah 1:18, it says, Isaiah 1:18, buksan po natin, Isaiah 1:18, yan, talagang dapat nagsisisi na ng kasalanan ngayon, nagbabalik loob na ngayon sa Panginoon, ginagawa na ang kanyang kalooban, kasi maaaring bukas ay huli na ang lahat. Impyerno na. Isaiah 1:18. Shall we open our Bible in the book of Isaiah chapter 1 verse 18? Isaiah 1:18. The Bible declares in Isaiah 1:18, "Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool." Halika, mag-usap tayo, magliwanagan tayo. Alam mo, kahit gaano ka man kapula sa kasalanan, kaya kitang paputiin. Mabait ng Panginoon, no? You know, God is kind. He wants all people to be saved. Yeah. He wants all people to be saved. 1 Timothy 2:4.
1 Timothy 2:4, He wants all people to be saved. Ang nais ng Panginoon, lahat ng tao maligtas. Yeah. He wants all people to be saved. Yun ang nais ng Panginoon, lahat ng tao ay maligtas. Kaya ikaw ay nakikinig at nanonood. Alam mo, gusto ka ng Panginoon na maligtas eh. Kaibigan mo, classmate mo, bestmate mo, mga mahal mo sa buhay. Gusto ng Panginoon yan, maligtas. Hindi nais ng Panginoon na ikaw ay pupunta ng impyerno. Mga kaibigan mo, kakilala, mga mahal mo sa buhay ay pupunta sa impyerno. Hindi nais ng Panginoon yun. Ang nais ng Panginoon, ang lahat ay maligtas. He wants all people to be saved. You and your loved ones and your relatives and your friends, your classmates and your batchmates. Acts 16:31 it says, believe on the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. What a promise. If you will believe, you and your family will be saved. Yes. You will become an avenue, an instrument of God for your family to be saved. Yes. Alam mo ba na sa pamilya Carrillo, ako po ang kanilang spiritual father. Siyempre, yung pamilya Carrillo, ano na yan eh, connect na yan. Ako yung spiritual father nila para magkaroon sila ng salvation. And I'm glad that to Carrillo family and to those who are now branches of Carrillo family, I am their spiritual father. I brought the love and salvation of Jesus to them. I am bringing the love and salvation of Jesus to them. Kaya maging daang kanawa. Oo, tinatawag ka ng Panginoon. God is calling you. Gusto ng Diyos na maligtas ka, magbalik loob ka sa Kanya. Para yung mga kaibigan mo, classmate mo, bestmate mo, kapitbahay mo, lalo na mga mahal mo sa buhay, pamilya mo, maligtas. Gustong-gusto ng Diyos yun. Alam ko, nakikinig, nanonood ka, di ba takot ka rin sa coronavirus? Eh, syempre, yung prayer ko, huwag kang tamaan. Eh, kung sakaling tamahan ka, huwag naman sanawa. Naku, delikado. Paano ka na? Langit ka kaya pupunta? So, tapusin mo ito at magsisin ng kasalanan, no? Para sa langit pumunta. Brethren, right now, I believe, you are in hesitation of coronavirus. Yeah. You are afraid of coronavirus. You do not know what lies ahead. You do not know what will happen tomorrow. But the Bible declares in 2 Peter chapter 3 verse 9, those who are still alive, and the reason why Jesus Christ coming, the rapture of the church, the second coming of Christ, the end of the world, you know, the reason why the Lord is delaying all these things, it is because we want all people to come to repentance. Yan ang dahilan eh. Alam mo kung bakit buhay ka pa ngayon? Tinatanong mo siguro, bakit buhay pa ako hanggang ngayon? Hinihintay ng Diyos ang pagbabalik loob mo. Maaaring tinatanong mo, bakit wala pang rapture, wala pang second coming, wala pang end of the world? Eh, gusto ng Diyos magsisikan ng kasalanan, magbalik loob sa Kanya. At gusto ng Panginoon maging instrumento ka para maligtas ang marami. Yun ang nais ng Diyos. 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you and to everyone and to all, not wanting anyone to perish in hell, but everyone to come to repentance. Again, 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you and to all, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Kaya ang tanong mo, lingkod ng Diyos, bakit buhay pa ako hanggang ngayon? Kasi gusto ng Diyos maligtas ka. Gusto ng Diyos maglingkod ka. At gusto ng Diyos na gamitin ka para sa kaligtasan ng maraming kaluluwa.
lalo na mga kaibigan, mga mahal mo sa buhay. Yes. The reason why you are still alive, because God wants you to come to repentance and be saved. God wants you to return to Jesus and be saved. God wants you to become instruments of God to save all peoples on earth, especially your loved ones and relatives. Napakaganda ng plano ng Panginoon sa buhay mo, ha? Huwag mong sayangin yan. Jeremiah 29 verse 11. Jeremiah 29 verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Napakaganda ng plano ko sa iyo na ikaw ay pagpalain, pasaganain, bigyan ng magandang kinabukasan, hindi ang mapahamak. Jeremiah 29 verse 11. So don't waste the promise of God, that God does not want us to be harmed, but to prosper and to give us a better future. So purihin ang pangalan ng Panginoon. Alam mo, kung bukas lang ang puso mo at bukas lang ang puso ng marami, ang ganda nito eh. If your heart is open, and if the heart of all peoples on earth are only open, you know, the plan of God for all of us is good. Very, very good. Yeah. God wants us to be saved. Nais ng Diyos na tayo'y maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan, to have eternal life, to enjoy Him, to enjoy His presence, and to enjoy serving Him. Glory to God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Thank you, Jesus. Palakpakan natin saglit ang Panginoon. Saglit lang. Shall we give the Lord the best clap of praise? Hallelujah. Come on, come on. Give the Lord the best clap of praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ayun. So, number one, we do not know what will happen tomorrow. We do not know. We do not know what will happen tomorrow. So what we have to do is repent now from all of our sins. Return to Jesus and do His will now. Mm-mm. Kaya, alam mo, napapagod tayo eh, pero hindi tayo sumusukot o maatras. Yes. We do experience tiredness. We do experience loneliness. We do experience bashers and haters. And we do experience persecutions. We do experience attack of the enemy. But we never give up. We never stop. Hindi tayo sumusuko. Hindi tayo umaatras. You know why? Because God is giving us victory. Yeah. God is fighting for us. Yeah. And there is joy in serving the Lord. Mm-hmm. Napakasarap, napakagalak na paglingkuran ang Panginoon. Mm-hmm. Pinaglalaban tayo ng Diyos, binibigyan tayo ng katagumpayan. Mm-hmm. Glory to God. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. So brethren, number one, write it down. Number one, now is the day of salvation. We have to repent and return to Jesus now and do His will. Repent from all of our sins and iniquities. Renounce it. True repentance is turning away 180 degree. Tama ba yun? Yung talagang tatanikuran mo talaga ang bisyo mo at kasalanan. Yeah. You will renounce all your sins and iniquities, all your vices, false belief, false religion, and you will no longer do that. Hindi mo na muli pang gagawin. Ganun ang pagsisisi ng kasalanan eh. Yung bang pag nagbalik loob ka sa Panginoon, nilimutin mo ng lahat yan eh. Ang hindi ko maintindihan, ang dami ngayong nagbubuhay sa kasalanan. Nangaagaw ng tupa, nang didivide ng church, ang pangalan ay Kingdom of Jesus Fellowship, pag talikod mo, biglang inangkinan niya. Oh my gulay, sabi nga ni Ella.
Pero mahal pa rin natin sila. Pag nakikita ko sila, kinikare ko sila, naiyakap ko sila. Bakit pa ulit-ulit ko itong sinasabi? Kasi kasalanan yan eh. Man of God, why are you keep on repeating about the Judas spirit, Absalom spirit, Jezebel spirit, Jotrepes spirit, Adonai spirit? Why are you continually preaching this? So that you will not imitate them and they will come into repentance. Because what they did and what they are doing are bad in the eyes of God, in the sight of God. Ganun yun eh. Naunawaan po ba natin? Naintindihan po ba natin? Ganun yun. Naunawaan po ba natin? Basahin mo po ang Biblia. You know, division is not of God. It's from the devil. So number one, now listen to you who say today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Brethren, listen very carefully. Now is the day of salvation. Tomorrow may be late. That is number one. Number two. But before that, shall we open our Bible in the book of 1 Timothy 6, 6-7? Buksan po natin ha, 1 Timoteo, Kapitulo 6, Versikulo 6 hanggang 7. Buksan po natin, 1 Timothy chapter 6, verse 6 up to verse 7. Shall we open our Bible? Basahin po natin. Sige po, basahin natin. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. But godliness with contentment is great gain. But godliness with contentment is great gain. For we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. Antindi nun, ano? Antindi nun. Sabi ng Biblia, alam mo, maging kontento ka. Kasi, alam mo, nung ikaw naman ay sinilang, hubot-hubad ka. Pag namatay ka, mabaruan ka. Pero yung damit mo, hindi mo madadala yan. Mananatili lang sa libingan yan. Eh, ang masaklap, pag napunta pa yung kaluluwa mo sa impyerno, yun ang masaklap sa lahat. You know, the Bible is clearly teaching us that we must be content whatever we have right now. Yeah. Because after that, you know, we came to this world naked, and after that, we can take nothing out of it. Nakuha po ba natin yon? Maliwanag po ba yon? Ayan, we can take nothing out of it. Well, medals, our property, and any accomplishment, maiiwang lahat yan. Well, medals, property, or any accomplishment, maiiwang lahat yan. Makinig ka po sa akin, maniniwala ka sa akin ngayon dito. Naniniwala ka sa akin. No? Wala akong pinapag-pray, wala akong pinapanalangin na may tamaan ng coronavirus o mamatay na. Alam mo, pag may namatay o tinamaan ng coronavirus, lahat ng pinagpaguran niya, pinaghirapan niya, accomplishment niya, property niya, nawala ng kabuluhan. Wala nang lahat. Patay na siya. Wala na. Ang masaklap, eh kung namatay, napunta ng impyerno, yun ang masaklap. Kaya ito ang dahilan kung bakit nakikinig at nanonood ka ngayon. At kung bakit may Kingdom of Jesus Fellowship, upang maging daan ito ng kaligtasan mo at kaligtasan ng buong Pilipinas at kaligtasan ng buong mundo. Glory to God. Noon, maraming nga hindi naniniwala sa akin. Ang akala nila eh. Hindi totoo na sinasabi ko, pupunta tayo ng radyo at telebisyon. Akala nila hindi totoo na iikutin natin ang buong Pilipinas at ang buong mundo. At yun nga po ang ginagawa natin. Before, many don't believe me. Or maybe in doubt.
that truly we will go to radio and television and we will preach the Gospels, Luzon, Visayas, and Mindanao, and we will go to many nations of the world. And it's happening continually. Yeah, God fulfilled all His prophecies, all His promises. Kaya pag nag-push ako, na nasa Mindanao ako, gulat sila. Eh, hindi naman ako taga Mindanao. Pag nag-push akong nasa Bicol, eh, hindi naman ako taga Bicol. Pag nag-push akong nasa Pampanga, nasa Nueva Ecija, nasa Tarlac, eh, hindi naman ako taga ron. Bisaya kami. At pag nag-push akong nasa Bisaya ako, pero hindi ako nandoon dahil lang sa mga kamag-anakan ko, we are in a mission. Yeah. If I post in Facebook, or a report to the world that I am in this place, in that place, in this country, in this nation, in this city, in this state. You know, not just for a tour, not just for a visitation of loved ones, friends, and relatives, but always in a mission. In a mission. Naunawaan po ba natin mga minamahal? Kaya yan. Yan ang pagpapatunay na lahat ng mga ikapumutandog, mga prayer and fasting mo, pagsama mo sa akin, sa Kingdom of Jesus Fellowship, hindi nawawalan ng kabuluhan. Kasi nagkakaroon ng katotohanan eh. Nagkaroon ng katotohanan. Diba? O. Nagsimula tayo. Naalala ko nga po eh, isang kwento lang ito, ano. One time, you know, I fully remember, no, I was in a school of my son, Tabernacle of Faith Christian Academy in San Juan. Yeah. My three sons study there in Tabernacle of Faith Christian Academy. Yeah, a Christian school. You know, a conductor of a school service, an assistant of the driver, conductor. Yeah, conductor sa Tagalog. ako, siya'y lumapit sa akin. At namumukhaan ko siya, pero hindi ko na maalala yung kanyang pangalan. Yeah. An assistant of the driver, a conductor of a school service of Tabernacle of Faith Christian Academy in San Juan, Metro Manila, you know, came to me. And I remember his face, but I cannot remember his name. And he said to me, sabi niya sa akin, nakaka-bless naman po ang Panginoon, nakakatawa po naman ang Panginoon sa ginagawa ninyo sa buhay ninyo, sa pamilya niyo, sa Kingdom of Jesus Fellowship. Ito na po tayo ngayon, ito na po kayo ngayon, ang pamilya niyo, ang Kingdom of Jesus Fellowship. Naalala niyo po ba ako? Kung hindi niyo po na ako naalala, sabi niya, isa po ako sa gumawa ng logo ng Kingdom of Jesus Fellowship. Isa po ako sa gumawa. Isa po ako sa limikha, isa po kami sa nag-isip ng logo ng Kingdom of Jesus Fellowship. Kami po gumawa niyan. I'm sorry. I'm crying. Because that conductor and assistant of the school service of my sons, my three sons studied there in the Tabernacle of Faith Christian Academy, came to me. I still remember his face, but I cannot remember his name. But I know him very well. I cannot forget his face. And he said to me, God is good to the Kingdom of Jesus Fellowship. Maybe, he said to me, maybe you cannot fully remember I am part of creating a logo of the Kingdom of Jesus Fellowship. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. You know, brethren,
your prayers, your fastings, your tithes and offerings, whatever help you're extending to me and my family and Kingdom of Jesus Fellowship is not a waste. Hindi po lahat yan nawawalan ng kabuluhan. Tinayo tayo ng Diyos sa huling panahong ito. We have a mandate from the Lord. We are not product of division. We are not stealing plaques from other churches. We are not dividing churches. We are not slandering men and women of God. We are not stealing churches. We are not like Judas, Absalom, Adonijah, Jezebel, Spirit, Jotrepes, Judas of the Bible. Hindi po tayo gano'n. Naunawaan po ba natin mga minamahal? Puro po yung pagkakatawag sa atin ng Diyos. Dalisay po yung pagkakatawag sa atin ng Diyos. I just want to say this again and again. You know, I have no desire to be saved, but God saved me. I have no desire to become a preacher, to put up a church. But God allowed all these things in order to become instrument of the love and salvation of the Lord here in the Philippines and in the nations of the world. Ganda-ganda nun, no? Sarap-sarap nun, di ba? Na ako ay naligtas, ikaw ay naligtas, kinaawaan tayo ng Diyos, kinausap tayo ng Panginoon, ginawa tayong mga ngaral, pinaiko tayo ng Luzon, Visayas at Mindanao, pinapunta tayo sa maraming churches para sila i-revive, pinapunta tayo sa maraming bansa para dalhin yung kaligtasan ni Kristo. Di man ang saya-saya nun. Ang nawaan po ba natin? Glory to God. Sorry ha. Pasensya ka na, naiyak ako eh. Kasi isipin mo, eh, isa pala siya sa gumawa ng logo ng Kingdom of Jesus Fellowship. Kaya gusto kong sabihin sa iyo, taga-kingdom ka eh. Ang hindi ko maintindihan eh, bakit? Oh, isipin mo maigi. Napunta ka sa Kingdom of Jesus Fellowship, naging bahagi ka, may ginawa ka. Ano, lilimutin mo ba yun? Ano bang gusto mo? Maging Absalom, Adonijah, maging Judas? Maging bondat, long hair. Oh, glory to God. Thank you, Lord. So, praise the Lord. Brethren, number one, write it down. Life here on earth is assured. We do not know what will happen tomorrow. So, it's time now to return to Jesus, repent from our sins, and do His will now. Serve the Lord. Be holy, be righteous, be pure, and be clean. Glory to God. Be like Christ. Be for Christ and be with Christ. Be like Christ, be for Christ, and be with Christ. Naunawaan po ba natin? Glory to God. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya, ang lungkot, no? Malungkot yung mga nagbibigay na ikaputan dugong kani-kanino ibinibigay. Mga hindi naman tinayo ng Diyos, mga Judas, mga Barabasesta, hindi naman yun. Wala namang mandi, hindi naman tinayo ng Diyos eh. Pinapanalangin, pinag-aayuno yun. Naunawaan po ba natin? Glory to God. Kaya mag-ingat kayo ha, na huwag kayong papadaya sa mga false preachers. I'm just giving you an admonition. I am give you warning. Please don't be deceived by false teachers and false teaching. Yeah. Those who are not called by God to put up a church, to establish a church, to become head of the church. Those who have no mandate. Naunawaan po ba natin? Watch out and do not be deceived and be end. Eh kung ikaw yun, mapano? Eh, repent. Naunawaan po natin. Kung ikaw si Judas, hindi mag-repent. Huwag kang magpapakamatay.
Don't commit suicide if you are a modern day Judas, a modern day Absalom, Jezebel, Jotrepes, etc., etc., Adonaiah. So brethren, listen very carefully. Balikan natin uli yun, ha? James chapter 4 verse 13 to 15. Ganda ng pinag-aaralan natin. Nasusundan mo po ba ako? Are you following me? Glory to God. So James 4:13 up to 15. James 4:13 up to 15. Buksan natin. Nagbabasa ako sa NIV version. Glory to God. Kaya talagang naiyak ako ron eh. Ang ganun ba sabi ko? Una anak, talaga sabi ko hindi kita makakalimutan eh. Pwede ba naman kita maalimutan sa gandang lalaki mo na yan, wala kang kupas. Kaya hindi ko maalala yung pangalan mo eh, sabi ko. So nagpakilala siya. Yeah, I am referring, no, to the man that I am that I've met in Tabernacle of Faith Christian Academy in San Juan, Metro Manila. My 3 kids studied there, graduated there. Yeah, and with honors. Yeah. In fact, my first son was an scholar of Gary Valenciano. Yun, ang galing, no? Maaring magtanong ka, paano mo napag-graduate si J.I. sa Tabernacle of Faith Christian Academy? Scholar yun ni Gary Valenciano at ni Donita Rose. Opo, isipin mo, saka nakakita ano na, anak ko ang nagbayad ng tuition fee si Gary Valenciano at si Donita Rose. Isipin mo yun. Glory to God. Napakabuti ng Lord. Yes, that is correct. I say it right. And I am saying it right. John Emmanuel J.I. graduated from Tabernacle of Faith Christian Academy. He was an scholar of Gary Valenciano and Donita Rose. Yeah. A prominent artists, well-known artists of the Philippines, actor and actress, supported my son, John Emmanuel Carillo, graduated from Tabernacle of Faith Christian Academy, a Christian school, a Christian academy. Despite that this is a Christian academy, oh, expensive tuition fee. I do not know why. Maybe they are paying this and that. They are paying the teachers and the taxes, etc. And in that academy, children of beauty titleists, children of politicians, children of actors and actresses, children of media people, and even actors and actresses, youth and child, actors and actresses, at the time were studying in that academy, in that school. Opo. Nung nag-aaral po yung mga anak ko dyan, especially si John Emmanuel, si J.I., mga anak ng politician, anak ng mga basketball player, kids of basketball player were studying there, kids of politicians, kids of media people, kids of artists, actors and actresses, kids of beauty titles were studying there. Classmate and batchmate, schoolmate of John Emmanuel, and also John Joshua and John Joseph. Napakabuti ng Panginoon. Gets mo? Kaya maaring magtanong ka, lingkod ng Diyos, wala ka namang sahod, hindi ka naman magnanakaw, hindi ka naman Judas, nakagaya ng iba, mga nag-Judas. Eh bakit kayo nakakasurvive? At bakit kayo nakakapag-aral? At bakit naiikot niyo buong Pilipinas, buong mundo? Bakit nakakapag-aral sa mga well-known prominent school ng inyong mga anak? Anong sikreto? God is good all the time. And all the time, God is good. Naunawaan po ba natin? Yeah. I just want, before I continue my message, I just want to testify to the world. My kids are studying and finished their studies from well-known and prominent schools. And teachers, brethren in Christ, relatives, their godfathers, and those we do not know personally, and even actor and actress,
yeah, supported my kids just to finish their studies, just my kids to continue studying. Naunawaan natin. Galing, no? Galing ni Lord. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon mo nang siguro narinig yan, ha? Siguro nagulat ka, ha? Ngayon mo nang siguro narinig yan, ha? Likod ng Diyos, si Gary Valenciano, tsaka si Donita Rose, ang supporter ni J.I. nung unang panahon. Oo naman! Gulat ka, no? Grabe. Eh, marami dyan, eh. Kunwari daw, mga pastor at pastora, nagnanakaw ng tupa, nagnanakaw ng church, nagnanakaw ng pera. Grabe. Grabe. Nako, eh. Huwag tayong nagpapaniwala sa mga ganyan. Nakikinig pa ba tayo? Alam mo, me and my family and the Kingdom of Jesus Fellowship has testimony. May patotoo po ang Diyos sa amin. May patotoo yung Diyos sa amin. God has testimony in me and my family and the Kingdom of Jesus Fellowship. Kaya nga, naiyak ako, eh. Nung naalala ko yung lalaking yun, eh. Eh, pinababalik ko, eh. Hindi ko na siya uli nakita. Eh, mga anak ko rin naman, graduate na rin sa Tabernacle of Faith Christian Academy. Sa iba na sila nag-aaral ngayon. Nakikinig pa ho ba tayo? Glory to God. Thank you, Lord. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon, no? Praise the Lord. Nakarating tayo sa ganitong mensahe. So, brethren, the message, the title of this message is Repent, Return to Jesus, and Do His Will Now. Repent, return to Jesus, and do His will now. James 4:13 up to verse 15. Now listen, you who say, today or tomorrow, we will go to this or that city, spend a year there, carry on business, and make money. Why do you not even know what will happen tomorrow? What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Magsisi, magbalik loob sa Panginoon, gawin na ang kanyang kalooban. Eh, pakinggan mo ito. Sinasabi mo ngayon o bukas, pupunta ako sa lugar na ito para kumita ng pera. Eh, hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas, eh. Ano ba ang buhay? Diba? Parang usok lang yan, eh. Nakita mo ngayon, mamaya wala na yan. Ang sabihin mo ganito, kung kalooban ng Diyos at buhay pa ako, gagawin ko yan. Eh lalo na sa panahon ngayon, naku, hindi mo alam kung buhay ka pa. Oh my God. Hindi mo alam. Hindi ka tinatakot, ha? I'm not putting fear in your heart. But I am saying to you the truth. I do not know if you are still alive tomorrow. And you do not know if I am still alive tomorrow. Nobody knows. Only God knows. Ang Diyos lang ang nakakaalam niya. Naunawaan po natin. Tanging ang Diyos ang nakakaalam. Only God knows if I will still live tomorrow. Only God knows if you will still live tomorrow. So repent now from all of your sins. Return to Jesus and do His will now. Verse 15 of James 4:15. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. If it is the Lord's will, we will live and do this or that. Kung kalooban ng Panginoon, gagawin ko ito o gagawin ko yan. Pakisabi mo kung kalooban ng Lord. Ayun. Brethren, are you seeking the face of God? Are you seeking the will of God? Are you consulting God? Kinukonsulta mo ba ang Diyos? Hinahanap mo ba ang kalooban ng Panginoon? Yun yun, eh. Alam mo, dapat minuminuto, oras-oras, segundo, araw-araw, hanapin mo ang kalooban ng Diyos, hanapin mo ang mukha ng Panginoon.
Alamin mo kung ano yung gusto niya. Ano ba yung mga pangarap niya sa buhay mo? Hindi yung banat ka lang ng banat. Tira ka lang ng tira eh. Kesera sera, whatever will be. Hindi ganun. No? Brethren, life is not a trial and error. Should not be a trial and error. You know, our life is not like a scratch paper. If you will make a mistake, you will crumble the scratch paper. You will crumble the scratch paper and throw it away or put it in a trash can. Don't throw it anywhere. Just put it in a trash can. Eh, hindi ang buhay mo, hindi naman kagaya na scratch paper yan eh. Na pagka nagkamali ka, lulukutin mo yan, lalamukusin mo, tapos itatapon mo sa basura. Hindi ganun yun. Kapatid, huwag mong sayangin ang buhay mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa pag-iisip. Tumatanda ka sa pag-iisip, sa pag-aalala, sa paggawa ng kasalanan, sa paninigarilyo, pang-inom ng alak, kahalayan, kabaklaan, katombuyan, kamalian, sa mga hindi tama sa buhay na ito, sa paninigarilyo, sa pagbabackslide mo. Alam mo, magmusayangin ang buhay dyan. Do not waste your life by worrying. Do not waste your life but living in fear. Do not waste your life, wasting your life in vices, in sins, and iniquities, in drugs, in wine, in liquor, in lust, in unholiness, in running away from the Lord, not doing His will. Eh, huwag mong sayangin ang buhay ng ganyan. Naunawaan po ba natin? Consult God. Know His will. Seek His will. Sangguniin mo ang Diyos. Hindi, banat ka ng banat. Bara-bara ka lang dyan eh. Kesera sera, whatever will be, will be. Hanapin mo kung ano yung kalooban ng Panginoon. Oh, ano ba ang dahilan? Bakit nandiyan ka sa lugar na yan, sa probinsya niyan, sa bansang yan? Why the Lord brought you there? Why you are residing in that place or living in that place? In that country, in that state, in that continent. Know the reason of God. Know the will of God. Seek the face of God. Proverbs 3, 5, and 6, it says, Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all of your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your path. In other translation, He will crown your effort with success. Crown your effort with success. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng araw, oras, sandali, sangguniin mo siya. Alam din mo kanong tama't mabuti para sa iyo. Ano ba ang kalooban niya gawin mo? At kapag ginawa mo ito, itutuwid niya, itutumpak niya ang iyong landa. Sa ibang translasyon, ang sabing ganoon, naku, kukoronahan ka niya ng tagumpay. Glory to God. Naunawaan po ba natin? Brethren, what is the mandate of the KOJF? Lista mo ito. Ano ba yung mandate natin? What is the mandate of the KOJF? What is my mandate? What is my family's mandate? What is our mandate? What is the mandate of the Kingdom of Jesus Fellowship? A kingdom that cannot be shaken. An apostolic church, a people, we are people of a calling and people of destiny. Number one, to bring the real salvation of Jesus to the world. Yes, only Jesus is the Savior. Jesus is the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by Him. John 14:6, John 12:32. If I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Jesus said, if I will be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Kapag tinaas niyo ako sa mundong ibabaw na ito, ako ang tinaas niyo. Yes. Dadalhin ko ang lahat ng tao sa aking paanan.
So let us exalt, extol, loud, magnify, glorify. Let us preach Jesus to the world, and the world will be saved. John 12:34. Siya ang daan, ang buhay, ang katotohanan, walang makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan niya. Hindi siya ang dating daan. Walang tinayo si Lord na dating daan. Jesus is not the founder of dating daan. He is the way, the truth, and the light. Not the old way, not dating daan. Nakikinig pa po ba tayo? John 14:6, Acts 4:12, it says, Acts 4:12, the only name given under heaven whereby men and women must be saved. The only name given to mankind here on earth whereby all of us must be saved. Tanging pangalang ibinigay ng Diyos para tayo maligtas. Gawa 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved as your household. Hindi ka kakain ng dugo, maliligtas ka, magpapabotis mo ka, magpapabinyag ka, magpapakumpil ka kung kani-kanino sekta at reliyon, nasabihin mo maliligtas ka. Hindi, magpapasangka ng ano, ng mga ribulto, magpapahid sa ribulto, mag-aantanda, magro-rosary, manandalangin sa mga santo't santa, magpapatato, zodiac sign, horoscope, you will consult the medium, the witchcraft, the albularyo, those who practices divination, you will carry an idol, worship an idol, venerate the saints, beatify by the leader of the church. You will not eat blood. You will join and be baptized and be confirmed by a religion. You will follow the teaching, the dogma, and the doctrine of a religion. And you will say you will go to heaven. No! A big, big no. Joining a religion, be baptized, be confirmed, is not a process to go to heaven. Nakikinig pa ho ba tayo? Ang dami-daming mga pinilipit mula sa banal na kasulatan ng mga maling mga ngaral at maling relihiyon. Gawa 2.38, Acts 2.38, they are perverting the word of the Lord. To be baptized is to be saved. Without repentance. True repentance is not baptism, is to be saved. Baptism must be done after repentance. Maliwanag ba yun? Bautismo, binyag, kumpil, wala namang pagsisisi, wala namang pagbabalik loob kay Kristo, ay pupunta ka ng impyerno niyan. Pagkatapos mo magsisi, magpabautismo ka. Pero yung magpapabautismo ka, hindi ka naman nagsisi, hindi ka papasok ng langit niyan. Kaya maraming, many are perverting Acts 2.38, giving the world false interpretation. Yeah. And there are preaching that Church of Christ or Iglesia ni Cristo is a religion. No, Iglesia ni Cristo or Church of Christ is not a religion. It is a body of believer. Akala nila, sabi nila, Iglesia ni Cristo, relihiyon yan. Maging Iglesia ni Cristo ka, pumasok ka sa Iglesia ni Cristo, maliligtas ka. You know, Church of Christ is not a religion. It is a body of a believer. Naunawaan po ba natin? Kaya ano po ang mandate ng Kingdom of Jesus Fellowship? Bringing the world to the real salvation of Jesus. Philippians 2:9-11. Philippians 2:9-11. Basahin natin. Philippians 2:9-11. Ganda-ganda nitong pinag-aaralan natin. Ano po? Glory to God. Philippians 2:9-11. Ako po'y nagbabasa sa NIV na po. NIV version. Yan. Glory to God. Sabi ko nga po sa inyo, ang dami kong Biblia eh. Lahat na yata ng version sa mundong ibabaw na ito, meron ako. Meron din akong Hebrew Greek. It seems that all of versions of the Bible, I have it. And I also have Hebrew Greek Bible. Philippians chapter 2:9 up to verse 11.
May I first read verse 6? Philippians 2:6 up to verse 11. May I first read verse 6? Who being in very nature God. So Jesus is God. Who being in very nature God. Diyos talaga siya. Did not consider equality with God something to be grasped. Iniwan daw niya yung pagka-Diyos. Kinalimutan niya ang pagka-Diyos. Nagkatawang tao siya. But made himself nothing, taking the very nature of a servant. Servant, ha? Alipin, ha? Isipin mo yun, not just found in a human likeness, but a servant, ha? Being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself, and became obedient to death, even death on the cross. Masunurin ang Panginoong Hesukristo. Kaya dapat maging masunurin din tayo sa Panginoong Hesukristo. As Jesus Christ is obedient to the will of the Father, we must also be obedient to Jesus and to the will of the Father. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on the earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father in heaven. Alam mo, dahil sa pagpapakumbaba, pagsunod, naging tao si Jesus, naging alipin, nagpakumbaba, namatay sa krus ng Kalbaryo, tinaas daw siya ng Amang sumasalangit at binigyan ng pangalang pinakamataas sa lahat ng pangalan, lahat ng tuhod ay luluhod sa kanya, lahat ng dila ay magsasabing siya ang Panginoon. God exalted him, the Father exalted him, and given him a name. Gave him a name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. And every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father in heaven. So repent from all of our sins and iniquities, renounce all these things, return to Jesus, and do His will now. Ngayon na ho natin gawin ang kalooban ng Amang sumasalangit. Yes. So bringing the real salvation of Jesus to the world, that is the mandate. To bring healing and miracle of Jesus to the world. Yes. Truly, God is a God of healing and God is a God of miracle. Yeah. Kung habang nakikinig at nanonood ka ngayon, taos puso mo itong tinatanggap, gagaling ka. If you are listening attentively and if you will accept this word, what I am preaching, not just a word of me, not just a word of man, but a word of heart, and you will put it into your heart, then you will be healed and you will experience miracle. Gagaling ka, tatanggap ka ng himala. Upo, pagpapalain ka para saganain ka ng Panginoon, you will experience the goodness of God. The mandate of the kingdom of Jesus fellowship is to bring the real salvation of Jesus Christ to the world, that the world may experience His healing, His miracle, and to experience the goodness of God. Yan ang mandate natin, na ilista mo. Ilista mo. Na tayo ay tinawag ng Diyos para iligtas ang buong mundo. Instrumento tayo ng Diyos para magpagaling gumawa ng himala at maranasan ng buong mundo ang kabutihan ng Diyos. And bringing the world to its highest calling and perfect destiny in Christ. Ano ba yung highest calling? Ano ba yung destiny? To be like Christ, to be with Christ, to be for Christ, to doing the perfect will of God till the last breath of our lives. Imitating Jesus. Following Jesus. Copying Jesus. Becoming like Christ. Living for Christ. Living with Christ. Living like Christ. Living with Christ. And living for Christ. Doing the will of God till the last breath of our lives. Alam niyo, marami hanggang ngayon hindi pa tinatanggap si Kristo bilang Lord and Savior ng buhay nila. Hindi pa nagsisisi ng kasalanan. Hanggang ngayon hindi pa ginagawa ang kalooban ng Panginoon. Yung iba nakagawa sa kalooban ng Diyos, naligaw, nalihis naman. Ang saklap, ano po? Even until now,
many has not returning to the Lord. Many are not yet returning to the Lord, not repenting their sins and iniquities. Still, even up to now, many are not doing the will of God. And many did the will of God before, but departed from the will of God. Yun ang masaklap, yun ang masakit eh. Pero nagpapatawad ng Diyos. Ang sabi ko po, nagpapatawad ng Diyos. God is a forgiving God. God is a forgiving God. So what is the mandate of the Kingdom of Jesus Fellowship? What is my mandate? What is your mandate? What is our mandate? A mandate that comes from the heart of God, a command by God, a mission to be accomplished here on earth, to bring the real salvation of Jesus to the world, in order for the world to receive healing and miracle, and to experience the goodness of God. Many are in fear. Many are in worry, in sadness, in loneliness. Many are in the point of giving up because of trials and problems. They must know that God is good and He is good all the time. Many are out of the will of God, not doing the will of God. Many are not for Christ, are not with Christ, are not living like Christ. So we must do. Kailangan po natin yun. Amen po ba? Return to Jesus. Oh, I mean, repent from our sins and iniquities. Renounce them all. Return to Jesus and do His will na. Gawin po natin ito. Kapatid, hindi ka tinatakot ha. Walang nananakot sa iyo. At hindi ako nananakot. Hindi ko alam kung matatapos itong coronavirus na ito o hindi pa. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung lalala ito o hindi pa. O hindi na. Hindi ko rin alam kung yung vaccine na yan ay epektibo yan o hindi. At maraming nagsabi na yung iba ay wala namang negative side effect. Pero meron ako na balitaan. Yung classmate ko, tinanong ko siya eh, kumusta ang side effect ng vaccine mo? Umatras ako eh. Bakit? Eh, yung kapitbahay ko, pagkaraan ng mabakunahan, a week after ng bakuna, namatay eh. Oh my God. So, brethren, I am not sure whether coronavirus will not becoming worse and worse. I do not know when this pandemic starts. If it will subside or not, or getting worse, I do not know if the vaccine is effective or not. Many are saying no negative side effect after their vaccination, and many has a negative side effect, and many died because of vaccine. But others are saying it is not in relation to vaccine, but after the vaccine, they died. I do not know why. Very, very clear. Hindi ko alam kung kailan darating sa iyo ang kamatayan. Yun ang ibig kong tukuyin. Hindi ko alam kung kailan ka mamamatay. Nobody knows when will you die. Nobody knows when I will die. I do not know. We do not know. At kung mamamatay ako mamaya o ikaw, o bukas mamamatay tayo, at hindi si Kristo ang Diyos Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, hindi pa natin ginagawa ang kanyang kalooban, delikado. Ang sabi ko, delikado. If we will die today or tomorrow, if Jesus Christ is not yet the Lord God and Savior of our lives, we are not yet repenting from all of our sins and iniquities, and we are not doing the will of God. We are not in the center of the will of God. You know, brethren, what a pity. We will go to hell. And if the rapture take place, if we are living in sin, we will be left behind. And we will suffer greatly from the hands of God and from the hands of the Antichrist. Naku, pag dumating ang rapture, hindi ayos buhay natin, may iwan tayo.
parusa ng Diyos ang mararanasan at sa kamay ng Antichrist ni 666. Nakikinig pa po ba tayo? So brethren, maliwanag po yung aral, maliwanag po ang turo. Maliwanag po ang aral, maliwanag po ang turo. Ang pinakamainam at pinakamaganda ngayon, tanggapin si Christ bilang Lord God Savior ng ating mga buhay. Tayong lahat ay yumuko at pamikit saglit. Saglit lang po. Yumuko tayo at pamikit. Taas po natin yung ating dalawang kamay patungo ng langit. Shall we lift our both hands to Jesus? Bow down our heads and close our eyes. Come on, do it. Bow down our heads and close our eyes. Please decide now for yourself that you will return to the Lord now. That you will repent your known sins now. And you will now seek the will of God and do the will of God till the last breath of our lives. Come on. Sige po, tayong lahat. Ura baba, kanda lalaba, shiri biyanda. Tayo pong lahat ay umuko at pamigil. Come on, tayo pong lahat. Pagsisihan po natin anumang kasalanan, anumang bisyo sa oras na ito. Sige po. At mag-desisyon tayo ngayon sa oras na ito. Gagawin natin ang kanyang kalooban. At kapag ito'y ating ginawa, sigurado may buhay na wala hanggan. May kagalingan, may himala, may proteksyon, may pagpapala. Higit pa sa ating inaasahan. Truly, God is faithful to all His promises. God is faithful to His words. The word of the Lord is pure word. No mistakes. Infallible. The Bible declares, as we come to Jesus wholeheartedly and in full repentance, God will give us eternal life as He forgive all of our sins and iniquities. We will experience healing and miracle from the Lord. He will bless us abundantly, more than we have prayed for, more than we can ever think or even imagine. Ura raba shiri di biyanda raba kanda lalaba shiki. Ura raba kanda lalaba shiri di biyanda. Alam mo, sa oras na ito, malakas na nararamdaman ko ang kapangyarihan ng Panginoon. At alam kong sa kinilalagyan mo ngayon, malakas din na nararamdaman mo ang kapangyarihan ng Panginoon. Right now, I feel the strong presence of God. The Holy Spirit is manifesting His presence so greatly, so awesome. And I believe also in your life right now, in your place right now, wherever you are in right now. Urara ba shiri di biyanda lalaba shiri di biyanda. Uraba ba shanda lalaba shiri di biyanda rarabakanda. Urara ba kanda raraba shiri di biyanda rarabakanda. Panginoong Diyos, sa oras na ito, Ikaw na, Panginoong Jesus, ang aming Diyos, tagapagligtas ng aming buhay. Wala na po kaming pinagtitiwalaan, kundi Ikaw lamang, Panginoon. We are committing our life to You, Lord Jesus. You are now our God, our Savior. Urabashiribiyandarabashanda. Yes, Lord, forgive us of all of our sins and iniquities. Patawarin niyo po kami. Hugasan niyo kami ng yung dugo na nabusaw sa kalbaryo. Baguhin niyo kami, Panginoon. Pukawin niyo kami, Panginoon, sa paggawa ng mabuti tama sa inyong harapan. Lord, help us and cause us to live according to Thine will. And help us to live, to finish Thine will till the last breath of our lives. Hayaan niyo po, Panginoon, na mabuhay kami na ginagawa ang iyong kalooban hanggang sa huling hininga ng aming mga buhay. So, Father, right now, we receive Your healing. We receive Your miracle in Jesus' name, the Son of the Living God. Sa oras na ito, may nakikinig, may nanonood sa akin. Somebody is watching. I do not know what happened to your half head. Only your half head has a problem. The Lord is healing you right now. Hindi ko alam kung anong problema dyan sa kalahating bahagi lang ng ulo mo. Ang Diyos ay nagpapagaling sa iyo. At sa oras na ito, ha, maniwala ka sa akin, makinig ka. Merong dumanas ng stroke, pinagagaling ka ngayon ng Panginoon. Yes, na-stroke ka, pero pinagagaling ka ngayon ng Panginoon.
I rebuke that stroke. I rebuke that head problem. I rebuke coronavirus. Yes, in Jesus' name, the Son of the Living God. I rebuke death. I rebuke sicknesses and diseases. I rebuke poverty in Jesus' name. Yes, I rebuke cancer in Jesus' name. Ulcer, liver problem, kidney problem, skin problem, hair problem, head problem, eye problem, nose problem, ear problem. All kinds of problem from the crown of the head to the sole of the feet to the sole of our feet, and from the skin and to the inner part of our body. We rebuke all kinds of sicknesses and diseases. Be healed in Jesus' name. Ang luslos ay matunaw. Ang mayoma ay matunaw. Ano mang sakit, ano mang karamdaman ay matunaw in Jesus' name. The Son of the Living God. All cysts, all virus, all germs, all bacteria in Jesus' name. Be broken, be healed, die in Jesus' name. The Son of the Living God. Urababa karaba shiribi yanda lalahanda rarabahanda. Urababa shanda. Lord, proteksyonan nyo ang bawat isa. Let your divine protection be upon us. Let your divine guidance be upon us. Kuberan nyo po kami ng inyong dugo. Kami at ang aming buong pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, mga mahal namin sa buhay na saan mang panig ng Pilipinas, saan mang bansa, nagkalat sila. Lord, we, Lord, and all our loved ones in different parts of the world, cover us with your blood. Protect us with your blood, Body God. No attack of the enemy. No virus of the enemy. Prosper in Jesus' name, the Son of the Living God. Kuraba kiri biyanda raba robo robo yunda raba yande. Uraba yanda raba syanda. Panginoon, ang aming gobyerno at ang lahat ng gobyerno sa buong mundo, bigyan nyo ng tunay na malasakit at katalinuhan upang matulungan ang mga naghihirap na mga tao at upang makatulong talaga sila upang sa ganoon ay matulungan talaga ang lahat ng mga nangangailangan. Yes, Father God. We are praying for our government and all the government officials of the world. Give them your wisdom and give them true care and concern for their constituents, Paddy God. May they be your instrument, Paddy God, in instruments, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, to lift up the lives of the poor, to lift up the lives of the poor, Paddy God. Urabashiri biyanda. And to help those who are in need, in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. Urabasyanda, rabasyanda. At Panginoong Diyos, yung mga Chinese na iyan, yung Chinese government na iyan, na walang magawa kundi manggulo sa gitna ng pandemya, nangaagaw ng aming mga teritoryo. Palayasin nyo sila, Ama, sa Spratly Island. Palayasin nyo, Ama, sila sa West Philippine Sea. In Jesus' name, Lord, the Son of the Living God. Lord! Yung mga tinayo ng mga Chinese government na ito sa Spratly Islands, sa mga Philippine Sea, sa Philippine Territories, wasakin yung lahat, Panginoon, yan. Hindi yan tama in Jesus' name. Destroy, Lord, urarabasyanda, any ones and works of the Chinese government in Spratly Island, in the Philippine Territory, let them be destroyed, Father God. Urarabasyanda, all the structures in Jesus' name. Move them, Lord, in Jesus' name. Itaboy niyo sila, palayasin niyo sila, Panginoon. Urababashiri di biyanda rarabasyanda. Panginoong Diyos, maraming api, maraming mahihina, maraming mga mahihirap, maraming walang kakayanan, walang kapangyarihan. Naaapi sila, Panginoon, tulungan niyo po sila. In Jesus' name, Lord, the Son of the Living God. Yes, Lord. Whatever the problems are of every listeners and viewers right now, Lord, give them victory in Jesus' name, the Son of the Living God. Give them victory, Lord. And help the poor, help the needy, heal the sick, in Jesus' name, Lord. And Father God, we pray that every vaccine, Father God, Lord, that are being used, Father God, to people, Father God, we pray na ito ay maging epektibo. Dalangin namin, Panginoon, alang-alang sa maraming natatakot sa virus, nawa ang lahat ng bakunang binakuna at ibabakuna maging epektibo nawa, wala po nawang side effect in Jesus' name. Makatulong nawa, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Yes, Lord, let all vaccines, Father God, may
we pray that there will be no side effect in Jesus' name. In Jesus' name, Lord, the Son of the Living God. Yes, Lord, help the frontliners, Padre God. Protect the lives of frontliners, Padre God. The medical workers, the doctor, the nurse, the media people, the policemen, those who are working for the peace and safety of our nation, and then the people working for the peace and safety of the nation and for the people of the citizens of the land, and also Padre God, those yung mga totoo talagang mga pastor at pastora na talagang tinayo talaga ng Diyos at talagang tinawag para mangaral, at tulungan niyo sila, protektahan niyo sila, Panginoon, laban sa coronavirus at laban sa atake ng kadiliman. O God, in Jesus' name, Lord, the Son of the Living God, help, Lord, the true men and women of God called by you to preach the gospel of God, to preach your gospel, God, in this final hour. Help them, Lord, so supply all their needs, and let them all be protected by your holy blood, in Jesus' name, the Son of the Living God. Kaya sa Satanas, sa pangalan ni Kristo Jesus, mga iglesyang mali, relihiyong mali, mga naglilingkod-lingkuran, mga mali, bumagsak kayo in Jesus' name ang inyong mga gawa, Satanas, sa buhay ng... Yes, bumagsak lahat yan in Jesus' name. At pagpalain ng Diyos, i-bless, i-promote ng Diyos, protektahan ng Panginoon ang mga totoong iglesia niya at ang mga totoong lingkod niya, mga totoong Kristiyano niya sa huling panahong ito. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Living God. Hayaan mo, Panginoon, na makilala talaga sino talaga ang totoo sa huling panahong ito. At yung mga mali ay magsisi ng kasalanan at magbagong buhay na. Yes, Lord. Let the whole world know, the true church, the true men and women of God, the true Christians, and those who are false, those who are wolves in sheep clothing, Father God, let them be exposed, and let them repent and renounce their sins, and be forgiven and be saved, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, the Son of the Living God. Sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, napatawad ka na, nalinis ka na, nabago ka na, magaling ka na, pinalaya ka na, pinagpala ka na. Urababa, shiri di biyan, dararabahanda. At patuloy nating iligtas ang ating mga classmate, batchmate, kaibigan, mga mahal sa buhay. Iligtas natin. Tuloy-tuloy, gamitin ang social media. Huwag TikTok ang inaatupag. Huwag yung mga avatar na yan, mga challenge na yan. Use our media accounts, social media accounts, to save the world. Yes. To bring healing and deliverance to the world. To bring miracle to the world. To let the whole world know that God is good, and to experience the goodness of God. Let us bring the world to be like Christ, to be for Christ, to be with Christ, doing His perfect will till the last breath of our lives. Yeah. So magsama-sama, magtulong-tulong tayo. Tuloy yung ating mga pananalangin, ang ating mga pag-aayuno. Tuloy yung ating pagliligtas ng kaluluwa, pag-i-evangelize, pag-babas party, pag-share ng gospel sa lahat ng tao sa buong mundo. At tuloy ang ating pagbibigay ng ikapo at handog. O yung ikapo mo tandog, hindi mo pinapadala rito, ipadala mo. Yung ikapo mo tandog, hindi mo binibigay dito, ibigay mo. Wag mo nang ipadala, ibigay kung kani-kanino yan. Wag mo rin itago at kinukuripot. Brethren, do not keep your tithes and offerings for yourself. Do not use the tithes and offering for yourself. No. Send the tithes and offering here. Bring your tithes and offering here. Let us use the money intended for God. Give to God what is due to God, and give to man what is due to man. All the money that is due for God, so send it here. PM me. I will send you, I will let you know many, many ways to send your financial support here. Yeah. There are so many, many ways. You can contact me here, PM me here. Or give me a call, give me a text.
at 0917-152-1963. 0917-152-1963. And 0998-989-2963 or PM here. If you have good testimony, if you have questions, if you need counseling, if you need prayer, magaya ng sinabi ko kanina ha, huwag kang matakot, huwag kang mahiya, may ipala mo. Paano ba kami makakatulong? At sa abot ng aming makakaya, nakahandang magpayo, manalangin, magayuno, tumulong, magpray, ano man yung kaya. At ano man din yung kaya mong ibigay, itulong dito, tinatanggap din yan. Yes. Any help that we can render to you, we will, we are willing to render any help to you. And likewise, if you have a, if the Lord and truly the Lord is touching your heart to pray and fast for me and my family and the Kingdom of Jesus Fellowship and to finance the Kingdom of Jesus Fellowship as we bring the real salvation to the world, as we bring the real, the true healing and miracle from God to the world, and the world must experience His goodness, and to let the world do His will till the last breath of our lives. So brethren, if the Lord truly touching your heart to give your financial support to your tithes and offerings, so thank you very much, and God will bless you abundantly. Ganun yun eh. Kapag tumutugon tayo sa Panginoon, naku, sobra-sobra pa ang igaganti sa atin ng Panginoon. Nakita mo yung mga artista na tumulong sa akin, sa pamilya ko, sa Kingdom of Jesus Fellowship, mga nanalangin, mga nag-ayuno, mga sumama, nagpasakop, nagpailalim, nagbalik loob dito at talagang sumamang muli. Tingnan mo yung kabutihan ng Diyos na nararanasan nila, pati ng kanilang mga mahal sa buhay. Grabe, unexplainable, immeasurable, unfathomable. Those who responds to God, those who trust God and responds to God in obedience. So, truly, we cannot outgive God. You can give without love, but you cannot love without giving. True loving is with giving. Yeah. And Luke 6:38, it says, as we give, we shall receive, and we will receive abundantly. So as you accept this wonderful revelation of God, and as you give and continually give, and as you pray and fast and continually pray and fast, and as we continually bring the real salvation of Jesus to the world, and as we continually bring healing and miracle to the world, and let the whole world experience the goodness of God, and to bring the world to its height, yes, calling and perfect destiny in Christ. So truly, the Lord will do miraculous things in our lives, even in our family, and even our church, in our ministry. And we will continually be used by God more mightily, effectively in this final hour. Wednesday po ngayon, habang pinapangaral ko ito, Friday, 5 p.m., magsama-sama tayo muli. 5 p.m., Friday. And Sunday, 10 a.m. and 2 p.m. Yan, Sunday and 2 p.m. Dati 3 p.m., ngayon 2 p.m. na. Inangat natin eh. And we pray that this lockdown, we pray that this curfew will be stopped in Jesus' name, the Son of the Living God. And we pray that this coronavirus, any variant, will be destroyed. God bless you. God bless your family. God bless our ministry. God bless the Philippines. God bless your nation. And God bless the nations of the world. Pansamantala lamang po, mga minamahal. Ito pa rin po ang pinakamalinggit na alipin ng Panginoon, pero hindi nagbabago ang kagwapuhan. Glory to God. Once again, this is the man of God in this final hour. Your servant and the servant of God. Hallelujah. God bless you and God bless you more. Ricardo Diaz Carillo. Amen. Thank you, Lord.